Torres de Maria. Ito ay isang katagang Kastila na isinasalin sa mga bulaklak ng Mayo. Paano nagsimula ang Flores de Mayo sa Pilipinas? Ipinakilala ito ng mga conquistador at praile ng Espanya noong kalagitnaan ng 1800. Ito ay isang pagpupugay sa Birheng Maria na nagbibigay ng ulan kapag hiniling ito ng mga magsasaka. At ang pagdiriwang para dito ay kumakatawan sa walang patid na pasasalamat ng mga magsasaka. Ayon sa mga kwento, ito ang nagpapamulaklak sa iba't ibang bulaklak at nagpapatubo ng mga bagong pananim para sa pagkain. Ito ay isinasagawa sa loob ng daan-daang taon, ngunit sinusunod pa rin natin ang mga ito hanggang ngayon. Sa katunayan, ito ay malawakang ipinagdiriwang sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag pa rito, lalo pa itong nakikilala sa ibang bansa, tulad ng sa Europa at Amerika, dahil sa mga imigranteng Pilipino na nagdala nito. Ang Flores de Mayo ay iba sa Santa Cruzan. Ang Santa Cruzan ay itinuturing na isa sa pinakikilalang pangrelihiyong pagdiriwang sa kultura ng mga Pilipino. Sa Pilipinas man o maging sa iba't ibang dako ng mundo, kung saan mayroong komunidad ang mga Pilipino, ang nasabing tradisyon ay isa sa mga nagbibigay kulay tuwing sasapit ang buwan ng Mayo. Mahabang panahon ang iginugugol sa pag-oorganisa ng pagdiriwang na ito. Ayon sa banal na tradisyon, si Santa Elena ay pumunta sa bundok ng Kalbaryo. 300 taon matapos ang pagkamatay ni Kristo upang hanapin ang krus kung saan siya na ipinako. 3 krus ang nakita at nalaman nila na isa sa mga krus doon ay kay Kristo dahil sa napagaling nito ang isang kasamahan ni Santa Elena. Matapos ideklara ang dogma ng Immaculada Concepcion noong 1854, nagsimula ang tradisyon ng Santa Cruzan bilang debosyon kay Maria na tinawag ring Flores de Maria. Ito ay ang pag-aalay ng bulaklak kay Maria bilang bahagi ng pagninilay at pagbibigay pugay. Ang iba't ibang parokya at mga komunidad ng mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo ay nag-oorganisa ng Santa Cruzan upang gunitain ang paghahanap at pagkakatagpo ni na Reyna Elena at ng kanyang anak na si Constantino ng Banal na Cruz mula sa Jerusalem. Ang mga anghel na tauhan sa ating Santa Cruzan, una ay si Alkeko Balimbing. Ikalawang anghel, Sheena Pauline Avestruz. Ikatlo, Haley R. Mendoza. Ikaapat, Kelsey Samantha Chico. Ikalima, Christine Laonan. Ikaanim, Catherine Claire Mascarinha. Ikapito, Desiree Rojas. Ikawalo, Generous Metante. Ang mga reyna at iba pang tauhan sa Santa Cruzan. Reyna Banderada. May bitbit na kulay dilaw na bandilang hugis tatsulok. Inilalarawan niya ang pagdating ng Kristyanismo sa bansa. Binibining Aliyah Claire F. Austria
ng SPPC Kilometer 37. Reyna Banderada. Reyna Mora. Inilalarawan niya ang relihiyong Islam bago pa man dumating ang Kristyanismo sa ating bansa. Binibining Lorizel Jane Bonete Tabor ng El Shaddai Movement. Mga sagala, pwede pong pakinggan kung sino po yung tinatawag kasi sunod-sunod na pong tatawagin. Mga sagala, please. At saka yung mga assistant, yung mga taga-suporta sa gilid, pwede pong panatilihin lang po nating tahimik ang kapaligiran para po na Reyna Fe, may dala siyang isang krus, sumasagisag sa pananampalataya, binibining Chelsea May L. Chodoro ng Adoradores. Reyna Fe, Reyna Esperanza, may dala siyang angkla o anchor, sumasagisag sa pag-asa. Binibining Marian H. Del Rosario ng Lay Ministers. Reyna Esperanza. Reyna Caridad, may dala siyang pulang puso, sumasagisag para sa pagkakawang gawa. Binibining Julian Kate Bondoc ng Ministry of Altar Servers. Reyna Caridad. Reyna Abogada, tagapagtanggol ng mahihirap at naaapi at may bitbit na malaking aklat. Binibining Roliverum J. Galor ng Divine Mercy Apostolate. Reyna Abogada. Reyna Sentensyada, kinakatawan niya ang lahat ng unang mga Kristiyano na walang awa na inuusig ng mga Romano dahil sa kanilang pananampalataya. May dala siyang lubid na sumasagisag sa mga taong inosente at nahatulan at binabantayan siya ng dalawang Romanong sundalo. Binibining Zairine Joy Peñafiel, Pierre Henry Guevara, Ronmore Landicho, ng Apostolado ng Panalangin. Reyna Sentensyada. Reyna Justicia, ang kanyang imahe ay tulad ng salamin ng Justicia o Mirror of Justice, bitbit ang isang timbangan at espada. Binibining Jesseline Rose L. Mogas, ng SPPC Green Valley. Reyna Justicia. Reyna Judith, inilalarawan niya si Judith ng Pethulia na nagligtas sa kanyang syudad sa mga Assyrians sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo ni Holofernes. May dala siyang tabak. Binibining Lara Carmela Manlangit ng SPPC Chera. Reyna Judith. Reyna Sheba, inilalarawan niya si Reyna Sheba, ang reynang bumisita at namangha sa karunungan, kapangyarihan at kayamanan ni Haring Solomon. May dala siyang sisidlan ng mga alahas.
binibining Adeline Michelle M. Siriaco ng Catholic Women's League. Reina Sheba. Reina Esther. Mula sa Biblia, si Esther ang nagligtas sa kanyang mga kababayan mula sa kamatayan sa kamay ni Mordecai. May dala siyang setro. Binibining Melika Grace F. Esplana ng Black Rosary Movement. Reina Esther. Samaritana. Ayon sa kwento sa Biblia, siya ang nakipag-usap kay Jesus sa tabi ng balon. May dala siyang tapayan o banga. Binibining Caril Ann Alarcon ng Couples for Christ. Samaritana. Veronica. Siya ang nagpunas sa mukha ni Jesus nang ang Panginoon ay papuntang Kalbaryo. Ang dalagang sumasagisag kay Veronica ay may dalang tela na may naglalarawang tatlong mukha ni Kristo. Binibining Alexena G. Cabigon ng Daughters of Mary Immaculate International. Veronica. Tres Marias. Maria Magdalena ang naghugas ng paa ni Jesus. May dala siyang pabango. Binibining Patricia Samantha G. Dalima ng Lectors and Commentators Guild. Maria Magdalena. Maria Ina ni Cristo. Birheng Maria na may dalang isang panyo. Binibining Marjorie Hoven ng Lectors and Commentators Guild. Maria Ina ni Santiago. May dala siyang isang sisidlan ng langis. Binibining Marielle Denise Arellano ng Lectors and Commentators Guild. Ang Tres Marias. Mga sumasagisag ng iba't ibang katawagan kay Maria. Divina Pastora or Divine Shepherdess. May dalang tungkod ng isang pastol. Binibining Larry Moring Argete ng Pasca. Divina Pastora. Rosa Mystica. May dala siyang isang kumpol ng mga bulaklak. Binibining Gendeline D.C. Ignacio ng SPPC Balasing. Rosa Mystica. Reina de las Profetas. May dala siyang isang hourglass. Binibining Thea Franchet B. Teodoro ng Knights of Columbus. Reina de las Profetas. Reina de las Virgenes. May dala siyang isang rosaryo at may dalawang batang anghel sa kanyang tabi. Binibining Patricia Rose M. Alcoriza ng Bible Apostolate. Ang dalawang anghel ay sina Tamara Akira C. Del Rosario at Ines Zaira B. Del Rosario. Reina de las Virgenes. Reina del Cielo. May dala rin siyang bulaklak at may dalawang anghel sa kanyang tabi. Binibining Michaela Lara Zakia M. Samortin ng Kapatiran. Ang dalawang anghel ay sina Jana Galvez at Jillian Maurice Adriano Kaakbay. Reina del Cielo.
Reina de las Estrellas o Queen of Stars. May dala siyang baston na may bituin sa dulong itaas. Binibining Aliza Marie Lumanglas ng Caballeros del Carmelo. Reina de las Estrellas. Reina de las Flores, Reina ng mga bulaklak, may dala siyang mga bulaklak, binibining Nikki C. Martinez ng Music Ministry. Reina de las Flores. Reina Emperatriz, ang Emperatriz ay kapareho sa Reina Particular sa kanyang titulong Augusta o Inang Reina na tinanggap niya mula kay Constantino. Binibining Justine Garcia ng Fiesta Committee 2023. Reina Emperatriz. Reina Elena, sinisimbolo niya si Reina Elena kasama ang kanyang anak sa paghahanap ng banal na krus. Siya ay may dalang krus at kasama ang isang batang lalaking lumalarawan kay Emperador Constantino. Ang kanyang arko ay napapalibutan ng iba't ibang uri ng magagandang bulaklak. Binibining Sheila Marie Reyes ng Fiesta Committee 2023. Reina Elena. Isma Virgen, Virata Handugan, Kamigan.